Bukas na lang, sabi na lang kayo related, tapos. Hi, this is a Soul Farm Girl. Nandito po kami ngayon sa Labrador, Pangasinan para i-deliver na po namin yung mga order na RTL hens po sa amin. Agad po ng location nila dito kasi nasa bukit po sila. Tsaka fresh air. Ito po yung mga binili po sa amin na RTL hens. So medyo malayo po yung lalakarin ko kasi nandun po sila sa dulo. Yung bumili po sa amin ng mga manok, may catfish po sila or tinatawag na hito. Mamaya i-check po natin dun sa dulo. Puntahan po natin. Magandang exercise to. Maglalakad ako hanggang dun sa bahay po nila. Tsaka mabuti nga hindi masyadong maputik ngayon. Hindi maulan po dito. Kaya maganda maglakad. Tsaka si sir, kumuha po ng manok sa amin kasi nainganyo ko po siya na mag-alaga ng manok. So, na-inspire po siya sa mga videos ko. Kaya gusto rin po niyang mag-start ng mag-alaga ng manok. Aside po dun sa catfish or sa hito niya na alaga po dito, yun, mag-aalaga din po siya ng manok. Dito na po yung place nila, Sir Roberto. So, dito po yung sa hito po nila. And then, dun naman po yung mga manok. Puntahan po natin. Dito na yung kulungan ng mga manok. Ang ganda ng ano nila dito. Maaliwalas. Tsaka mahangin. So, si etong ginawa po nila dito, si Sir Roberto lang po yung gumawa nito. Ayan, yung bubong. Tsaka hindi na sila masyadong gumastos sa building nila. So, pwede naman po ito eh, pag ganitong sa probinsya. And then, lupa na yung baba. Dito po yung last delivery namin ngayon ng mga bumili ng RTL hens po namin. Andito po kami ngayon sa Alaminos, Pangasinan. Tara i-check po natin dun sa likod yung mga RTL hens na binili po sa amin. Dito na po yung building po nila, so hindi pa naman po tapos. Hanggang maghapon matatapos po nila to. Kasi pag nagtagal, magdadagdag pa po sila ng mga RTL hens dito. So for the meantime, konti lang po muna yung kinuha nila sa amin. May mga alaga din po silang ano dito, mga native.
Kasi nagpapadami din po sila ng mga manok po dito. And then ini-incubate po nila doon. Ang bentahan po nila sa isang itlog kasi nasa 50 to 55 pesos ang isa. So maganda rin po yung location nila dito kasi nasa bundok po sila. Tsaka ang balak po nila dito is integrated farming. Mag-aalaga din po sila dito ng mga baboy, tsaka kambing, itik. May alaga din po silang itik dito. Kaya mas maganda po talaga kung mag-aalaga kayo ng mga livestock or yung mga manok, baboy. Mas maganda kung makabili po kayo ng lupa na paanan na lang ng bundok or sa bundok na mismo. Pero dito po kasi kahit bundok to, meron na po silang ilaw. Tsaka may tubig na rin po sila dito. So na-improve na rin po yung daanan nila dito kaya maganda rin po yung location nila. And then yung mga binili po nilang manok sa amin, pandagdag lang din po yan. Kasi ngayon, pang-start lang naman po nila yan. Pwede pa yung ano dito, tatlong cage. Tsaka hindi pa kasi tapos yung building nila. Kaya isang cage lang muna yung ano nila, yung binili po nila. Walang mga masyadong kapitbahay dito kahit na mag-alaga ka ng baboy, hindi naman mangangamoy. Kasi magkakalayo din. So kung may bahay man, yung isa lang. Sa pag-aalaga naman po ng manok, pwede naman po kayo mag-start sa konti lang or kahit less than 100 hanggang magamay nyo na po or matutunan ninyo kung paano po mag-alaga. Kasi dito po sa kanila, aside po kasi dun sa mga RTL hens, may mga Rhode Island din po sila mga alaga dito, iba't ibang klase po ng manok. Itlog na rin po sila nakukuha araw-araw, so hindi na rin po sila bumibili ng itlog kasi dito pa lang po sa farm po nila. May mga nakukuha na po sila dito. Happy farming, everyone!